Good day to all. Welcome to Extreme Recap. Pagbati sa lahat. Nagbabalik Extreme Recap sa video na ito, at sa pagkakataong ito ay pag-uusapan ko ang tungkol sa si, isang thriller noong 2021. Bago tayo makarating sa storyline, gusto kong batiin ang lahat ng isang masaya at hindi pangkaraniwang araw. Pagkatapos nito, pakiusap. Tumalon tayo mismo sa balangkas. Nagsisimula ang pelikula sa isang kabataang dating kampiyon sa downhill ski, si Sophie Scott, na nagpapatuloy na may kapansanan sa paningin kasama ang kanyang ina kasunod ng pagiging determinadong magkaroon ng impeksyon sa mahabang panahon. Nang makatanggap siya ng balita na mayroon siyang retina pigmentosa, isang degenerative na sakit sa mata na nagpabulag sa kanya, ang kanyang pag-asa sa Olympic ay nawala. Mula nang isuko ang kanyang pangarap sa pag-ski, pumunta si Sophie sa feline sitting para sa mga mayayamang kliyente upang magdala ng pera. Kasunod ng isang bagong pagsasaayos ng paghahatid ng pusa, siya ay kasalukuyang tumatakas sa bahay ng hindi sinasabi sa kanyang ina. Nadidismaya rin siya bilang resulta ng kanyang pagkabulag at iginiit na kumpletuhin niya ang lahat ng kanyang trabaho ng mag-isa. Sa puntong aalis na si Sophie sa bahay, pinigilan siya ng kanyang ina at hiniling ang dahilan para mag-isa sa labas. Nangangatwiran si Sophie tungkol sa pagpunta sa feline sit, ngunit pagkatapos suriin ang kanyang record, ang kanyang ina ay nakakuha ng ilang impormasyon tungkol sa maraming pera na mayroon siya doon. Mabilis na tumugon si Sophie sa akusasyon ng ina na mayroon siyang sugar daddy sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang pera ay nagmumula sa mga tip na natatanggap niya mula sa pas ang nakaupong mayayamang magulang. Nang nasisiyahan ang kanyang ina, umalis si Sophie ng bahay para sumakay ng taxi at tumungo sa kanyang susunod na trabaho bilang tagapag-aalaga ng pusa. Sa wakas ay nakarating na si Sophie sa napakarilag na mansyon ni Deborah pagkatapos ng maikling distansya ng paglalakbay. Malapit sa isang tahimik na kagubatan, ang bahay ay malayo sa pagmamadalian ng New York City. Niyakap ni Deborah si Sophie. Ipinakilala sa kanya ang alerto sa seguridad ng bahay, at ang kanyang mahal na pusa. Ipinagdiriwang ni Deborah ang kanyang diborsyo sa pamamagitan ng pagbabakasayon. Igit pa rito, si Sophie ang partikular na sumagot sa pag-post ng kanyang feline sitting position sa isang maikling timeframe, kaagad na sumunod sa pag-alis ni Deborah. Para sa tamang view ng bahay, mabilis na ikinabot ni Sophie ang isang tracking device sa leeg ng pusa at nakipag-video call sa kaibigan niyang si Cam. Bawat detalye na ibinunyag ni Camps kay Sophie habang tinitingnan niya ang bahay sa pamamagitan ng kanyang mga mata ay humahanga kay Sophie. Mula sa nakakagulat na mga pagpapahusay hanggang sa kamangha-manghang regular na karelegan na sumasaklaw sa mga katangian. Sinusundan ni Sophie ang kampo sa basement kung saan natuklasan niya ang tatlong silid pagkatapos tuklasin ang pangunahing palapag, ang isa sa mga kwarto ay nagtataglay ng napakagandang treat para kay Sophie, isang stock ng wine store na may mga pitchel ng mga lumang hindi pangkaraniwang alak mula sa iba't ibang brand. Pumagit na si Kim at sinabihan si Sophie na hindi siya maaaring patuloy na magnakaw ng mga bote dahil hindi niya mapaglabanan ang tukso. Dito, nilinaw sa amin na ang perang inusisa ng ina ni Sophie ay hindi nagmula sa mga tip para sa pag-upo ng pusa, sa halip, ito ay nagmula sa pagbebenta ng mamahaling alak na ninakaw ni Sophie mula sa mga tahanan ng mayayamang tao, kung saan hindi niya nagawang mag-Saturday nang walang tulong ng camp. Habang sinusuri niya ang kanyang mga mensahe, umupo si Sophie sa guest room. Sa pamamagitan ng app na nag-uugnay sa mga individual na may kapansanan sa paningin na may mga nakikitang instructor, narinig niyang inuulit ng kanyang ina ang kanyang payo na gamitin ang dagat, habang patuloy siyang naninigarilyo sa labas ng bahay. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Deborah na humihiling sa kanya na i-on ang security system. Inisip ni Sophie kung paano makarating sa framework sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa window at epektibong isinabatis ito. Sa pamamagitan ng paninigarilyo sa labas ng bahay makalipas ang ilang sandali. Nang malaman ni Sophie na nalock niya ang sarili ng hindi sinasadya at walang malapit na tutulong sa kanya, galit na galit siyang tumawag sa camp para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, hindi sumagot si camp, kaya dapat i-download ni Sophie ang dagat na inirerekomenda ng kanyang ina mula sa. Kapag na-install na ang app, nakipag-ugnayan si Sophie sa unang instructor na nagsabi sa kanya na humingi ng tulong sa kanyang kapitbahay.
Ibinaba ni Sophie ang tawag, hindi nasisiyahan sa distansya sa pinakamalapit na kapitbahay. Pagkatapos ay nagpasya siyang makipag-ugnayan sa isang bagong guro. Si Kelly, isang tactical gamer na nakabase sa Florida, ay nang mapagtanto na hindi madaling mabuksan ang pintuan sa harapan, iminungkahi ni Kelly na pumunta sa ground floor. Sa kabila ng katotohanan na hindi lubos na nakatakdang gawin ito nang walang tulong mula sa sinuman, itinuro siya ni Kelly sa isa pang sliding entryway na maaaring maghatid sa kanya sa loob ng bahay, sinunod ang utos ni Kelly. Naibukas ni Sophie ang pinto at nakabalik sa bahay. Ngunit sa proseso, itinatakda ang alarma sa seguridad. Mabilis siyang nagmadaling patayin ang pag-iingat at inisip kung paano ito pipigilan sa oras. Ginagawang pangunahing prioridad ni Sophie na isave ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Kelly habang natutulog siya mamaya sa gabing iyon dahil labis siyang natutuwa sa tagumpay ng dagat. Salamat sa app at patnubay ni Kelly. Nakikinig siya sa Paralympic skiing, kung saan tinulungan siyang alalahanin ang kanyang pantasya upang maging isang Olympic skier. Kahit si Cam, ang kanyang kaibigan, ay hinihikayat siya na isipin ang tungkol sa pagpunta sa Paralympics kasama niya, kung saan siya ang magiging gabay niya. Ngunit hindi pa rin sigurado si Sophie dahil pinagmumultuhan pa rin siya ng mga nabasag na pangarap na Sam Iris sa pangarap na kanyang nabuhay, nang tuluyan na siyang makatulog, nalaman namin na may nakamasid sa mansyon. Ang sistema ng seguridad ay hindi pinaganya ng isang hindi napapansing nang hihimasok, na nagpapahintulot sa amin na makapasok sa mansyon. Gumagamit ang mga magnanakaw ng mabibigat na drill at matingkad na ilaw para makarating sa mga mahalagang ari-arian ni Deborah dahil maliwanag ang baybayin, gaya ng pagliligpit nila ng isang mamahaling painting habang papalapit sila dito. May nakikitang pader sa likod nito. Sa katunayan, isang lihim na locker ang nakatago doon. Gayunpaman, bago nila mahawakan ang kanilang kapalaran. Ang ingay ay gumising kay Sophie mula sa kanyang pagkakatulog at ginising siya. Hinanap niya ang pusa pagkalabas ng kanyang kwarto. Inilabas ng dalaga ang tracking device, na, kapag pinindot niya ang button sa app, naglalabas ng maliit na beep. Sa mga oras na ito, sinusubukang tumahimik ang mga magnanakaw nang bigla silang makarinig ng mahinang beep na dahilan ng kanilang pagkataranta. Hindi alam ni Sophie na sinusundan din ng magnanakaw ang tunog. Sa panahon ng paghahanap ang magnanakaw at si Sophie ay malapit ng magkaharap, ngunit ang magandang kapalaran ni Sophie ay nagpapalayo sa kanya sa lokasyon kung saan pupunta ang magnanakaw. Samantala, ang isa pang magnanakaw ay naglalagay ng gadget sa dingding at binuksan ito para lamang ibunyag ang isang misteryosong imbakan na nagkakahalaga ng $7 million. Natuon ang atensyon ni Sophie sa tunog ng pagbukas ng pinto kaya naman hindi siya mapalagay. Kasunod ng pag-aaral, sa bahay, ang pangunahing magnanakaw na nagngangalang Ernie ay nagmamadali sa kasunod na magnanakaw, si Dave. Nolinigan sila ni Sophie na sa palagay niya ay may tao sa bahay, at sinabi ni Ernie kay Dave na patuloy na mag-drill sa locker habang hinahanap niya ang taong maaaring naroon pa, nagmamadali at kinilabutan. Nang lumingon si Sophie, nabasag ang isang vase. Nangganyo si Ernie sa kanyang lokasyon sa pamamagitan nito, ngunit nakatakas siya bago siya dumating. Pinilisan ni Ernie ang paghahanap matapos ang pagkabasag ng vase ay hudyat ng pagkakaroon ng karagdagang tao sa bahay. Bago tumawag ng pulis ang individual, agad na inalertuhan ni Sophie ang mga pulis ng mga nanghihimasok matapos mahanap ang ligtas na lugar. Gayunpaman, Sophie, open si para sa akin dahil matatagalan ang pulis dahil sa lokasyon ng bahay. Nilapitan muli si Kelly para humingi ng tulong dahil sa takot. Mabilis na tinuruan ni Kelly si Sophie na manatili sa kinaroroonan niya, habang kasabay nito, nakita ni Ernie ang mga asset ni Sophie sa visitor room. Ngayon ay nasa estado ng gulat si Sophie, pumapasok sa bahay ng random para maghanap ng paraan palabas at tumanggi na makinig kay Kelly. Napapagod na si Kelly sa pagpapayo kay Sophie na manatiling down, kaya sinabi niya sa kanya kung nasaan ang manloloob sa kasalukuyang panahon at tinulungan siyang umalis. Sa anumang kaso, dahil sa nerbiyos, pumunta si Sophie sa front entryway at lumipad, manatili sa ibaba. Magagawa mo ito. Hindi. Hindi ka makakabalik sa ganoong paraan. Pansinin ang ibang tao doon. Shit! Sinabi ni Ernie kay Dave na may ibang tao sa bahay nang malapit na siya sa pinto, at pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang amo.
Nag-drill si Dave pagkatapos sabihin ng boss na ipagpatuloy nila ang kanilang mga trabaho, at nagpa siya si Ernie na nakauwi ng bahay para mahanap si Sophie. Sinamantala ni Sophie ang pagkakataon at nagmamadaling pumasok sa pintuan habang ang mga nanghihimasok ay parehong naabala sa kanilang trabaho. Hindi, munting Sophie. Nagkataon lang na nakilala niya si Otis, ang ikatlong magnanakaw. Pinabaan niya si Kelly at dinala si Sophie sa iba pang mga magnanakaw na palaging nasa labas ng bahay. Sa puntong kapag dumaan sila sa kanyang telepono, nalaman ni Ernie na maagap siyang tumawag ng pulis sa kanila. Pagkatapos, ang mga interlopers, sa puntong iyon, ay humingi sa kanilang supervisor ng mga alituntunin sa pinakamahuhusay na paraan para isipin si Sophie. Ang amo, sa kabilang banda, ay nagsabi sa kanila na iligtas ang buhay ni Sophie at ibinasura ang sinasabi ni Sophie na siya ay bulag. Gumawa si Sophie ng isang plano at nag-alok sa mga magnanakaw ng ideya na tanggalin ang mga pulis dahil ang mga magnanakaw ay nauubusan ng oras upang mag-drill ng locker bago dumating ang mga pulis. Maging nabilang ito ay maaaring dahil dito. Dapat nilang bigyan siya ng bahagi ng $7 million na nakatago sa isang wall safe. Ipinakita niya ang bote ng alak na ninakaw niya sa debris house at balak niyang ibenta sa ibang lugar kapag may pagdududa ang mga magnanakaw sa bulag na babae. Pagkatapos nito, tumawag si Sophie sa 911 sa pangalawang pagkakataon upang kanselahin ang kanyang unang ulat. Gayunpaman, iginiit ng operator na dapat tumugon ang pulisya kahit na may maling alarma. Bago dumating ang mga pulis, tinanggal ng lahat ang mga gamit na ginamit nila sa pagsira at pinapatay ang mga ilaw kapag narinig nila ito, makalipas ang ilang oras. Dumating ang isang pulis upang bantayan ang bahay at tiyaking maayos ang lahat. Pumasok si Representative Crick sa bahay upang bantayan si Sophie, ang kanyang mga mata ay lumilibot sa silid, naghahanap ng anumang mahihirap na sitwasyon. Nananatiling tahimik si Sophie tungkol sa mga gatecrasher, sa kabila ng masisipag na kahilingan ng streams. Sinubukan niyang tanungin sa huling pagkakataon si Sophie tungkol sa nanghihimasok bago umalis si Brooks. Gayunpaman, patuloy na ginagarantiyahan ni Sophie na ito ay isang panlilin lang. Pagkatapos ay biglang ipinaalam ng operator sa opisyal na si Kelly ay nagsumite ng ulat ng isang bulag na babae na naglalantad sa mga katha ni Sophie. Pumibilis ang pulso ni Sophie. Habang ang agent stream ay agad na bumalik sa, hindi nakatakda sa bato upang masecure ang mga looters, sa sandaling lumitaw si Ernie. Bilang Otis, mabilis na nagkamali ang kanyang mga plano. Nag-away silang dalawa matapos siyang suntukin ang isa sa mga nanghihimasok sa kanya, oo. Hinigpitan ni Otis ang tali sa leeg ng pulis hanggang sa malata ang katawan nito. Sa isang galit na pagsisikap na makatakas, inisip ni Sophie kung paano makukuha sa stream ang kanyang sandata at nagtago sa bahay upang makipag-ugnayan kay Kelly para sa tulong. Si Sophie ay buong tapang na lumabas ng bahay sa ilalim ng direksyon ni Kelly, at sinundan siya ni Otis mula sa likuran. Pagkatapos nito, sinabihan ni Kelly si Sophie na bumalik sa bahay, dahil lumalamig na ang panahon sa labas. Sa greenhouse mismo. Sa wakas ay natuklasan ni Ernie na nagtatago si Sophie na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Tinulungan ni Kelly si Sophie na mag-set up para ma-shoot niya si Ernie sa tamang lugar bago siya magtagumpay. Sabay-sabay na binabarena ni Dave ang safe box. Pagkatapos ay umalis si Sophie sa rehiyon, at makalipas ang ilang sandali, nahanap ni Otis ang bangkay ni Ernie. Katulad ng paglalakad ni Otis sa storm cellar. Pagdating ni Sophie, tinamaan siya ng bala sa bituka. Kahit na humihina ang internet connection ni Sophie, nagawa pa rin ng lalaki na bumangon at mapalapit sa kanya kaya nahihirapan siyang mag-target ng tama. At sa wakas, si Dave, na nagtatrabaho pa rin sa pagbabarena sa puntong ito, ang tanging magnanakaw na nasa loob ng bahay. Kasabay nito, 5% na lang ang natitira sa baterya ng telepono ni Sophie, at tinulungan siya ni Kelly na ibagsak ang ikatlong magnanakaw. Namimiss ang unang shot na pinaputok niya. Higit pa rito, habang pinaplano niyang kunan ang huling shot, kinagat ng kanyang telepono ang alikabok, na iniwan siya kasama si Dave. Matapos ang biglang pagtatapos ng tawag ni Kelly, pinayuhan si Dave na maghintay hanggang sa dumating ang pulis ni Sophie, na patuloy na nakatutok sa kanya, na pagtanto na si Sophie ay bulag. Sinubukan ni Dave na tumakas sa eksena at nakawin ang kanyang bahagi ng pera.
Patuloy siyang gumagalaw patungo sa kanyang bag sa kabila ng paulit-ulit na babala ni Sophie. Sinubukan siyang pigilan ni Sophie, ngunit ang kanyang instincts ay na-trigger ng mga galaw ni Dave, pinipilit siyang magbigay ng huling babala sa kanya. Bumigay si Dave sa pamamagitan ng pagluhod. Ngunit habang kinukuha niya si Deputy Brooks, Taser, naging malinaw ang kanyang tunay na intensyon. Sa kabutihang palad, nag-react si Sophie at binaril siya bago siya makapagpaputok. Sinabi ni Sophie sa amo nang marinig niyang tumunog ang telepono ni Dave matapos maalis ang tatlong nang hihimasok. Rico, tapos na ang gawain. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong magnakaw pagkatapos. Bilang resulta, habang naghihintay siya ng pulis, pumunta siya sa locker para kunin ang pera para sa kanyang sarili. Gayunpaman, labis ang kanyang pagkadismaya na si Rico ay humahawak sa labas. Pagkatapos nito, nagpa siya ang boss na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at sorpresahin ang lahat sa pamamagitan ng pagpapakita. Siya, labis na ikinasindak ni Sophie. Natuklasan namin na si Rico ang dating asawa ni Deborah Z dito. Bukod pa rito, inupahan niya ang tatlo sa mga magnanakaw para pumasok sa safe at nakawin ang pera ng kanyang asawa. Natuklasan din ni Rico na si Deborah ay walang pinakamaraming ideya tungkol sa protektado, kung saan ang pera ay nasa bahay, at iyon ang kanyang iminumungkahi. Manahimik ka, Sophie, at makipagtulungan sa kanya para hatiin ang pera. Sa kabila nito, ang pagkabalisa ni Sophie ay nagudyok kay Rico na pumunta sa matinding haba. Inilabas ng lalaki ang kanyang baril at sinimulang tugisin siya sa buong bahay. Habang sinusubukang lumayo ni Sophie kay Rico, nagtago siya sa kusina bilang huling pagsisikap na gambling siya. Naghahadyos siya ng baso sa isang lugar na bago. Tumakas si Sophie sa kusina matapos mahulog si Rico sa daye. Ngunit may magandang layunin ang lalaki. Pinaputukan niya ito, tinamaan siya ng bala sa binti, sa kabila ng pinsala ay nakarating si Sophie sa greenhouse sa oras upang tumakas. Kung saan niya nakita ang inert na katawan ni Ernie. Matalino niyang ninakaw ang kanyang telepono at ina-unlock ito gamit ang kanyang mga fingerprint. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang numero ni Rico para sabihin kung nasaan siya at kung nasaan siya. Nang magsimulang magring ang kanyang telepono, sinamantala ni Sophie ang pagkakataong atakihin si Rico at nagpaputok kaagad, na malubhang nasugatan siya. Patuloy na ginagamit ni Rico ang mga paglulunsad sa kabila ng pagbaril sa likod. Ang isang masamang pag-atake sa kanya ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Sophie sa takot. Sa huling pagsisikap na ipagtanggol ang sarili, kumuha siya ng bote ng alak at inindayog ito ng malakas, na tinamaan ang ulo ni Rico, na nasira na. Ang binibini ay nagpakawala ng mga suntok sa mukha ni Rico hanggang sa nakahiga ito sa harap niya. Sa pagtatapos ng pagtatapon ng maraming mga gate crasher, bumagsak si Sophie sa lupa, nagtitiwala na magpapakita ang mga pulis, kasunod ng paggamot sa ospital. Ang kanyang nagmamalasakit na ina ay nagbibigay sa kanya ng therapy. Sa eksenang ito, sinabi ni Sophie sa kanyang ina na gusto niyang makipagkumpetensya sa Paralympics at bumalik sa skiing. Ang kanyang ina ay nasa sabik at nag-iisip kung paano sasagutin ang halaga ng mga singil sa paghahanda. Bukod pa rito, nakangiti si Sophie habang nakangiti sa kanyang backpack, na nagmumungkahi na dalhin niya ang ilang pera mula sa bahay. Nakipag-ugnayan muli si Sophie kay Kelly sa mga sumunod na araw upang ipaalam sa kanya na ipinagpatuloy niya ang skiing, sa pagkakataong ito sa tulong ng kanyang kaibigang si Cam, na gumaganap bilang kanyang ski instructor. Nagtatapos ang pelikula na halos hinikayat ni Kelly si Sophie sa kanyang bagong paglalakbay sa buhay habang humihinga siya ng malalim at naghahanda na mag-ski pababa sa burol ng bundok upang mabawi ang kanyang titulo ng skiing champion. Okay, guys, iyon ang nagtatapos sa aking pagsusuri sa C. 2021, appreciate your time. Sa susunod na video, magkita-kita tayong muli, i-on ang mga notification, please mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at i-like ang channel para suportahan ito. Maraming salamat sa panunood.